Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, eh, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day with complete amenities. Ang rental po dyan sa BGC, that is 90,000 per month. Ganyan po ba ang itsura nung ano, nung rest house? Na narenta? Wala pong information. Ha? Wala po kaming information on the anong klase pong safe house. Magkano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niya? That amount is equivalent to one house. Okay, whether it's unreasonable, out of this world, you do not care. Unless it's really, really far-fetched. Hindi po kataka-taka yun? Hello mga kabalitan! Kung kagigising mo lang, ay kailangan mo ma-update sa latest headline tungkol sa public hearing ng fiscal budget. Based on the documentary evidence of payment, for payment of reward, it was 10,050,000. For medicines yun? For reward lang. For reward lang. 10 million? 50,000. Okay. For the payment of reward medicines, it's 24,930,000. And for the third? And for the payment of reward various goods, it's 34,857,000, Mr. Chair. Thank you. Nakikita nyo, Attorney Camora, yung sample o yung actual acknowledgement receipts na sinabit ng OVP with the names, shall we say, not shown because of confidentiality. Tama po ba ito? Yes, Mr. Chair. Is there an acknowledgement receipt which acknowledges the amount of 500,000 pesos for the payment of rental of safe house? Meron po, Mr. Chair. Para sa isang safe house lang ito? We have no information, Mr. Chair. What we know is para sa isang recipient nung yung money paid po. If I asked you the question, yung 500,000 ba yun for 11 days or for one day? We think it's 11 days. For 11 days? Yes, Mr. Chair. For a single safe house? We have no information on how many safe houses that 500,000 was spent on, Mr. Chair. Sabi nyo kanina, rental of safe houses in the amount of 16M. With 34 acknowledgement receipts, is it logical for me to conclude na 34 safe houses ito? Mr. Chair, it just means that 34 people were paid for rental supplies, but we have hindi, no... Rental of safe houses, hindi po rental of supplies. Sorry, Mr. Chair. Bakit? Pardon. Para bang iha? Nung last time na kini-question kita, you were very, very confident. Eh ngayon, parang tentative yung mga sagot nyo sa akin. May no why? Nung last time, very, very confident kang sumasagot sa aking mga katanungan. Eh ngayon, very tentative ka and very, very careful ang pagsagot mo sa akin. May no the reason why? There's no... Listen, Mr. Chair. There's no change. Yung receipt na amounting to 500,000
for the payment of rental of safe house, would it be logical for me to conclude that this is for one safe house for 11 days? Yes, Mr. Chair. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, eh, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Hindi kayo nagtataka? Yes, Mr. Chair, but since they have submitted the liquidation reports po. So, as long as an agency would submit yung mga receipts or acknowledgement receipts in their liquidation of the amount, wala na po kayong, you do not have the, shall we say, the wherewithal or the jurisdiction to find out whether the expenditures are reasonable or true? Are you trying to tell us that? It's more on the submission of the... It's more on compliance, yes, with Mr. the requirement. Chair. Yun lang. Yes, Mr. Chair. And you are supposed to be the guardian of the use of public funds. So, ang ibig niyo pong sabihin, nag-submit yung Office of the Vice President ng liquidation report, physical and financial plan, documentary evidence of payment, at saka accomplishment report. Okay na po sa inyo yun? We still reviewed the documents reported, Mr. Chair. And what is your objective when you review the documents? Ano po ang tinitingnan nyo sa dokumento? Whether compliant po siya, Mr. Chair, sa requirements under the joint circular. Kaya nga, tinignan nyo lang kung yung documents would comply with the joint circular. Yes, Mr. Chair. And you do not determine whether kasinungalingan na, totoo o hindi, yung nakalagay doon po sa documents. Are you trying to tell this committee that? Yes, Mr. Chair, since prescribed din po sa joint circular ang forms. And you do not determine whether kasinungalingan, may katotohanan? Yun nakalagay po doon? We check the certification as long as the certification is there, Mr. Hindi Chair. Naman po nyo sinasagot sa katanungan ko eh. Doon sa pagre-review ninyo, hindi kasali na i-review ninyo kung pwedeng totoo yung nilalagay doon o hindi. Mr. Chair, yung ano lang po, submission lang po talaga. Kaya nga, form and substance lang. Yes, Mr. Chair. Okay, whether it's unreasonable, out of this world, you do not care. Unless it's really, really far-fetched. Hindi po katakataka yun? Mr. Chair. 35 million for supplies in 11 days. Hindi po kayo nagtaka doon? As long as they submitted po the wala nga mangyayari sa acknowledgement receipts. Kung ganito po yung inyong patakaran, eh wala nga po kayong mababantayan. Mr. Chair, kaya po meron po silang certification yung head of agency. Pero may certification na, but you do not even determine whether the contents of the certification are reasonable or not. Whether they are true or not, you do not determine that. Yes, Mr. Chair, given the nature of the fund po. Yeah. Kagaya ng 40 million for medical and food aid, ilang kayang informant ang ginamot at binigyan ng gamot in 11 days? 35 million. Hindi po kayo nagtataka? For supplies po, yes. Hindi po ba? Report nyo kanina for recipients. Medical and food aid, 40 million. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Yes. And for 11 days to be spent for medicine, medical aid. Hindi kayo nagtataka? Paano na-spend yun in 11 days? 5 of which are holidays.
Mr. Chair, given the nature of the fund, that it's confidential. Doon po kayo bumabalik dun sa nature of the fund palagi eh. Otherwise, yun na napapansin ko na doon kayo nagko-cover. Pero definitely, your job is to see to it that public funds are spent properly. I asked you that. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, may I ask you, personally, are you safeguarding the expenditure of public funds insofar as your job is concerned? I would like to think so, sir. Yes. You would like to think so. Okay. Wala nga tayong kuan mangyayari. In other words, we can, or DICOA relies only on the documentary evidence of payment, mainly. Tama po? Yes, Mr. Chair. Yun lang ang basehan ninyo. Yes, Mr. And Chair. And yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. Ito na mga guys, ang number one para sa sensitive skin, especially for pimples. Bumibenta ng todo sa Lazada at dito sa TikTok. Ang Dermo Republic Niacinamide Formula. Talagang effective, so ano pang hinihintay nyo, bili na! You do not care. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Kaya nga. In other words, para pang ang sinasabi nyo sa akin, I do not know how my other colleagues would take that, pero parang ministerial na lang yung trabaho nyo pala. If we read through the joint circular. That is what you're trying to tell me. Okay? Ministerial lang pala yung trabaho ninyo. Masarap na trabaho yan, oh. Ang makikita lang natin dito ay gumastos ang Office of the Vice President ng 125 million from December 21 to 31, 2022 for surveillance and monitoring activities in 132 areas. Dito rin, wala tayong magawa. Kagaya ng sagot po nyo sa akin, we have no, yung pinakita natin na acknowledgement receipt, ganyan lang talaga ang format. That is nakalagay what... lang ang amount, pangalan at signature ng tumanggap at date kung kailan niya ito natanggap. That is it. Yes, Mr. Chair. Yun yung sinubmit po nila sa amin. And COA does not try to determine kung sino man yung taong yun, existing ba siya o hindi. You do not. No, Mr. Chair. No, thank you. Para lang for my information. So you do not have any means, or you do not exert any means para ma-determine kung totoo yung mga nakalagay sa acknowledgement receipt. You just take it hook, line, and sinker na totoo po yun. Mr. Chair, probably we could, but given the limited manpower po of the ICFAO. Ni walang ID yung tao na sinasubmit? No, Mr. Chair. No, wala. Talagang sikretong sikreto. What was submitted to us, that is what you audit, Mr. Chair. Okay. Pwede ko rin ba i-conclude na walang paraan ang COA para malaman kung gagawa-gawa lang acknowledgement receipts na ito? If we base it on the joint circular, pakisagot niyo po yung aking katanungan. Hindi ko po tinatanong yung tungkol sa joint circular or whatever. Ang katanungan ko po eh, wala pong paraan na magagawa ang COA para malaman kung gawa-gawa lang ang mga acknowledgement receipts na sinubmit. Would my statement be correct? Yes, Mr. Chair. I beg your pardon? Tama? Tama po. Okay. Sa madaling salita, kahit na sabihin natin hindi naman talaga natanggap
ng isang tao yung amount of 500,000 for the payment of the safe houses, kagaya na nakalagay kanina, hindi talaga sinusuri ng COA ito. Talagang hindi kasama sa inyong job description na suriin ito. In spite of the fact na sinabi nyo kanina na nire-review nyo naman yung mga dokumentong ito. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. Actually, iha, hindi ito ang aking pinagkakabahala eh. Kung tutuusin natin, at least kung nakalagay dyan, Juan de la Cruz ang full name, pero may nakikita akong acknowledgement receipt sa mga sinabmit po ninyo na initials lang ang nakalagay. Instead na, for example, Juan de la Cruz, J. Cruz lang ang nakalagay na tumanggap ng amount of 500,000. Kung ganitong proof lang ang papasana sa COA, wala na talaga. We audit all confidential and intelligence funds for the whole country. So, hindi po kaya for now, Mr. Chair. You did not find it, shall we say, unusual for an amount or the amount of 125 million ay magamit po sa 11 days? Well, personally, malaki nga po siya, but... Hindi. Personally, sinabi mo. Yes po. Personally, you find it unusual? It could be na medyo malaki nga po yung amount. And hindi mo, wala kang ginawa? You found it unusual and yet wala kang ginawa? Since they've submitted all the requirements under the joint circular. Tama na. Okay na po, Mr. Chair. So ang laman po ng accomplishment report, makikita po natin dito, nakalagay po dyan yung period covered. Yan po. Ito po, ibig sabihin po neto, ito yung araw o buwan na covered kung saan ginastos itong mga itong surveillance and monitoring. So ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba. So hindi po, wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. Po. So talagang pinaka-evidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya ay nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama okay. po. Okay, tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po iyan, ang pinaka-evidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Which is acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan. Wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa at kung mapapansin din po ninyo whether 1 million 500,000 750,000 ang template po nila ay pare-parehas. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman po, magkakaano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Minsan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment. Karamihan... Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? Mr. Chair, 90,000. 90,000? A day? 99. Yes, Mr. Chair.
as compared po dun sa luxury resort. Per night po neto is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. Magkano po lumalabas yun in 4 days? 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Wala hindi po kayo nagtaka. Information. Hindi po yan 90,000 per day. That is 90,000 per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung, ano, nung rest house? Na narenta? Wala pong information. Ha? Wala po kaming information on the anong klase pong safe house. Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rental sa in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. 3.7 at noong December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niya? That amount is equivalent to one house. 8 point something million. 29. From February 6 to March 29. Ilang days po ito? 53? Yes po, Mr. Chair. Okay, 53. So lumalabas po, that is equivalent to 840,000 per day, more or less. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Sa isang araw po, gumagastos sila ng 840,000 para po sa pagkain at sa medicine. Ang tanong ko po, ilang informant po ba yung kanilang binibigyan ng gamot at pagkain para makakonsume ka ng 840,000 sa isang araw? Okay. Kasi nakakagulat lang. Kasi sa 840,000 po, parang grabe namang, sa dami naman pong pinakain nito in a day. At ang dami rin pong nagkasakit. Nagkaroon po ba ng peste dito sa lugar na to?